DJ Matthias. What would Rizal think? Ang topic po natin is LGBT. Siguro kung buhay para si Rizal, tapos LGBTQ plus ang topic or ang issue, magiging mahigpit siya kasi katulad nung unang panahon, nung buhay pa siya, madalas siyang isulat o madalas siyang magsulat ng mga newspaper and topics at mga libro, ganyan, about sa gender equality na patuloy na pinaglalaban niya paminsan ang kahalagahan ng kababaihan sa workplace, ganyan, na pinipilit niyang magtrabaho ang mga babae kasi hindi naman daw totoo yung sabi ng gobyerno tsaka ng church na kapag ka babae, walang karapatang magtrabaho. Doon pa lang makikita na natin yung essence nung gender equality na pinipilit ni Rizal. Paano pa kung may LGBT? Sa tingin ko, magiging open siya for LGBTQ+, pero magiging mahigpit siya pagdating sa mga rules or mga what would Rizal think? Ang topic po is LGBT. Siguro kung nabubuhay si Rizal ngayon, ang isipin na regarding sa topic na LGBT, siguro hindi siya papaya. Pero alam natin meron mga sinasabi noon na homosexual daw sa Rizal, kaya sobrang ganyan. Pero still, palagay ko magiging stand pa rin ni Rizal ay hindi siya papaya. Una sa lahat, dalawa lang ang klase ng kasalian ng publikan ng Diyos. Lalaki at babae. Ang lalaki ay para sa babae at ang babae para sa lalaki. Hindi dapat na magsama ang lalaki at babae sa babae sapagkat hindi ito ang mga nang naayon sa utos ng Diyos. Marahil kung ano man ang ginagawa natin o mga pagkakasalan ng magagawa natin, dulot ng ganitong sabihin natin pagpapasya bukod sa ating kasalian ay hindi nakikita ng tao, pero nandiyan ang Diyos para masigilan na tayo at pamisahan sa anong masamang magagawa natin. Kaya sabihin isa sa atin na magbagong buhay, so pa rin ang lahat ang nakaayon sa nakasulat sa Biblia, so mayroon tayo sa office ng Diyos. Hindi na.